Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang hamon na ipinamamanig ko sa atin ngayon ay magpalawag ng walang hangganan. Hindi ko question kung magpapatawad ba o hindi. Ang question dito ay kung ilang beses magpatawad. At maliwanag na sinagot na Jesus na ang pagpatawad ay hindi lamang ang numerical value ng 7 times 70 times. Ngunit para po sa mga Hudyo, ang salitang 7 ay complete number. Ito ay, kung tawagin po natin, ay perfect number. And infinite number. Yung panyaya na magpatawag, ay magpatawag na walang hanggan. Ito yung panyaya na pinapahayag ng buong kapal. Ngayon, paano? Kasi napakahirap. Napakahirap ang magpatawag. Hindi lalo nang mahirap magpatawag ng walang hanggang pagpapatawag. May dalawang bahagi yun na siyang maging doon ng aking pagninilay para po sa araw na ito na binabalagtas ng mga pagbasa natin mula sa aklat ni Propeta Sirap, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma at sa Ebanghelyo natin mula po kay San Mateo. Una, maliwanag ko na kontusin natin, sabi nga ay, to forgive is divine. Ang magpatawad ay makadiyos. Maliwanag na ipinamanig ko sa aklat ni Propeta Sirap na yung tao na umuhay sa tingin, anong sabi ko? Namumuhay sa kasalanan yun. At ang taong marunong magpatawad ay ang taong hinahabagan din ng Diyos. At kung ito sinayalin, pinananahanan ng Diyos. Doon lamang natin makikita na tayo alin, tulad ng ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang Diyos ang nabubuhay sa akin at ang Diyos ang naging dahilan sa aking pagkilos at pagkamatay sa daigdig na ito. Bahagi yun na kung saan ay makikita ko natin at saan natin ihinamang tugunan niya sa pamagitan ng pagpapatawad. Kasi tunay lamang tayo mga pagpapatawad kung tayo rin nararamdaman natin alin na walang tingin yung pagpapatawad ng Diyos. Yan ang tawag natin ay dakilang awa ng Diyos, divine mercy. Kung naramdaman natin yung walang hanggang pagpapatawad ng Diyos na inilaan niya dito sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga daw rin sabi ni Jesus sa pamagitan din ng sulat ni San Pablo, walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Bahagi ko, ganon kadalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na
Ilang beses man tayong magkasala, tayo ay kanyang palkawarin. Humingi lamang tayo ng tawad sa kanya. Kaya nga, ito ay higit na nakikita natin sa sakramento ng kumpisal. As long as humingi kayo ng tawad, ay patatawarin tayo ng Diyos. Walang sinabi na hanggang dito lang mo yung kasalanan mo. Kapag natapos mo na yung kasalanan mo, ito hindi ka na patatawarin ng Diyos. Wala. Basta humingi ka ng tawad sa iyong pagkakasala, patatawarin ka ng Diyos. Ganon yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya yun din yung pag-uubutan natin kung bakit tayo ay makapagpatawad sa iba. Ibig sabihin, hindi natin magagawa ang magpatawad kung ang papasiyan lamang natin nangyari pagkatalo natin. Tanging tayo ay makapagpapatawad kung tayo ay dinadaanan ng pagpapatawad ng Diyos. Bahagi yun. Kaya yung ibig sabihin, to forgive is divine. Ang pagpapatawad ay maka-Diyos. Kaya bahagi na ilingin natin palagi ang tulong ng Diyos. Kaya kung hindi tayo makapagpapatawad, at maliwanag ang pinag-uusapan natin dito, ay walang hanggang pagpapatawad sapagkat hindi natin hinahayaan na daluyan tayo ng grasya ng pagpapatawad ng Diyos. Tanging lamang kay Kristo tayo mabubuhay at mamamatay na handang palaging magpatawad. Yun nawa ang huwag natin kalimutan. Kaya kung nahirapan tayo magpatawad, humingi tayo ng tulong sa harapan ng buong may kapal. Yun po yung una. Pangalawa, sabi nga po natin, bakit tayo nahirapan na magpatawad? Kasi gusto natin makita na alin magbayad yung nagkasala sa atin. Magbabayad po. Kaya po, napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng walang hanggang pagpapatawad. Kung maliwanag sa atin yung alin, yung kasaluhan ng Diyos. Kung ano yung pagkaunawa natin ng justisya bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Kasi kung naunawaan natin yung katarungan, madali na yung pagpapatawad. Kaya kalumisan, ayaw natin magpatawad. Ang akala natin kapag hindi tayo magpatawad, ay kasi hindi natin nakita yung pagbibigay ng katarungan sa tao gumawa sa atin ng kasalanan. Ano? Kaya bakit mahina yung pagkaunawa natin ng katarungan. Sa nakinigit maunawaan yung katarungan, yung turo ng purgatorio. Kaya huwag tayo may purgatorio. Bakit? Kasi katarungan yun eh. Sigurado, yung taong gumawa ng kasalanan, magbabayad kung magbabayad. Hindi mo kinakitang makita na itong tao hindi magbabayad. Magbabayad, magbabayad yan. Bakit? Sa turo ng purgatorio. Kasi bahagi ko na huwag natin kalimutan na alin. Ang sino mang humingi ng tawad sa Diyos, para tawarin niya. Ano yung ibinibigay na hindi ka na pupunta sa impyerno? Yun ang ibig sabihin nun eh. Pero ibig ba sabihin nun? Wala nang katarungan? Hindi ho. Yung pagkapatawad ng Diyos ay hindi kadaranas
ng kaparusahang walang katapusan. Hindi ka ihiwalayan ng Diyos. Nandiyan palagi ang Diyos. Pero it does not mean na hindi ka magbibigay ng hinihingi ng katarungan. Ang tawag natin, yung lumang tawag natin ay pagbabayad ko rin. Ayaw kong gamitin yung salitang pagbabayad ko rin kasi aatakihin kayo ng mga ibang sekta. Pinabayaran yung pala ang Diyos. Hindi. Pero kung anong produsin, kung anong tawag doon? Katarungan. Katarungan yung pagbabayad ko rin. Para sa mga Hudyo, very clear yun. Kasi pinag-nilay-nilayan namin, lalong-lalong na po yung mga LCM, no? Na kinatawag ko sa aklat ng Leviticus, yung kinatawag natin na sin offering at yung reparation offering, no? Sa aklat ng Leviticus. Pasahin niyo po yung buong aklat ng Leviticus, lalong-lalong na po yung chapter 1 to 7, no? Bahagi yun. Yung tinatawag natin reparation offering. Para po sa isang mabuting Hudyo, maliwanag ko sa kanya, magbabayad ka at magbabayad ka. Pero dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, hindi ka pupunta sa impyerno. Ba't ka dadaan sa purgatorio? Kaya kung tayo may purgatorio, katarungan yun. Huwag ko kayong mag-alala. Yung tao nagwalang iya sa iyo, pagdudusahan at pagdudusahan niya, hindi sa impyerno, kasi humingi siya ng tawad eh. Pero pagdudusahan niya yun, sa purgatorio. Kaya bawal kasalanan may kaakibat ng kaparusahan kaakibat. Hindi mo kinakailang malaman na itong tao ito, maghihirap ito kasi winalangya ka. Huwag niyong isipin yun. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Sigurado, hihingi niya ang katarungan sa anumang uri ng paglabag o pagkakasala ng bawat isa. Kaya napakahalaga po yung turo ng purgatorio. Eh, yung kasi iniisip natin, ayaw kong magpatawad kasi kapag nagpatawad ako, ay ibig sabihin niya, okay na ba siya? Hindi na ba siya magbibigay ng inihingi na katarungan? Mali ho. Magpatawad ka man o hindi, justice will be extracted to those who sin against one another and sin against God. Pero bakit hindi tayo, magbibigay tayo ng kapatawaran? Para palayain natin yung ating sarili na nagtatali sa taong gumawa sa atin ng kasalanan. Kasi may emotional attachment eh. Padre, pinalagya ako ng taong yan. Kailan nangyari? 50 years na. Eh, ba't hanggang ngayon, ramdam na ramdam mo pa, 50 years na. Tapos na yun, 50 years. Hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin yung sakit. Bakit? Hindi ka kasi nagpatatawad. Sino ngayon ang nagtatali sa iyo sa sugat na ginawa ng taong ito? Siya ba? Hindi. Ikaw. Bakit? Hindi ka nagpatatawad. Pero yung ginawa ng taong yon, sigurado, ihingin ng Diyos yun sa kanya. Hindi ba pwede makakawala yun? Kaya nga, kumahiga natin, you know, sometimes, hindi natin alam. May mga kasalanan, hindi naman lahat. May mga kaparusahan ng kasalanan kumisan na nadadamay ng mga anak at mga apo. Bakit? Extraction of justice na ipinapakita ng Diyos. Pero kung isipin nyo, kaya kung maliwanag sa atin yung turo ng katarungan ng Diyos, lalong-lalong na ang turo ng katarungan na ipinapamanin ko sa purgatorio, madali yung magmatawa. Kasi kakalagan natin yung ating sarili sa emotional value ng ginawa ng tao ito sa atin. Ilang taon na ang nakalimimas. No?
bahagi. Kaya kung tutusin, kaya nung sinabi ni Jesus, magpatawad tayo palagi. Kung tutusin, hindi ho para doon sa tao nagkasala. Para kanino? Para sa iyo at sa akin. At tayo magpatawad. Sa dalawa, una, dumadali sa atin ang pagka-Diyos ng aming Diyos kapag tayo nagpapatawad. Pangalawa, huwag tayong mag-alala. Sapagkat siguradong hihingin at hihingin ang katarungan na na ginawa ng taong nagkasala at magpapalaya sa atin sa emotional attachment na dulot ng pagkakasala ng ginawa ng sino mang taong pinapatawad natin. Kaya yun ang bahay ng pagkakasala. Walang hanggang pagpapatawad. At yung katulad tayo ng Diyos na puno ng kanyang awa at pagpapatawad.